Yes, kasi karamihan na sinasagot ng babae is Kuya Kiko, dahil mahal ko talaga siya. So, kung titignan utol ha, minamahal mo yung ganitong klaseng tao? Yung sinasaktan ka? Yon, what's up? Ayan, kumusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is payong kaibigan ni Kiko. Yes, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, yes, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload payo videos. Okay? So ito mga utol, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang maling nagagawa ng babae sa relasyon. Yon. So ito mga utol, isisiwalat ko sa inyo kung ano yung mga maling nagagawa ng babae sa isang relasyon o sa pagpasok sa relationship. Based on my perspective na rin utol ha, or sa aking experience sa mga past relationships ko, na karamihan din talaga is, ito yung nakikita kong pagkakamali na ginagawa ng mga babae. Na, which is, dito rin talaga natuturn off yung lalaki, na mas lalo pa kaming umaatras. So ito ha, hindi na natin papatagalin pa. Ano ba yung mga gawain na ito? No, which is maling-mali talaga once na pumasok ka sa relationship. So ito ha, unang-una, isang silosa. Yes, ito mga utol, most of it talaga. Hana, once na pumapasok kayo sa relationship is nagiging silosa. Ha, kung i-compare natin sa lalaki at saka babae, sino yung sobrang silosa or siloso? Kundi yung babae talaga. Yung tipong parang wala kang tiwala sa iyong sarili. Lalong-lalo na nang kapag ikaw mismo ay wala ka rin tiwala sa iyong partner. Yes, dito na talaga pumapasok yung pagiging pagkasilosa mo. And then kapag wala ka ng ibang ginagawa, no, which is parang binabantayan mo na lang din yung partner mo, na parang yung mundo mo is nasa relationship na lang din. Yes, utol, magiging silosa at saka magiging silosa ka rin talaga. So kapag ikaw mismo ay isang silosa na babae, the more ka rin talagang aatrasan ng partner mo dahil mas lalo mo itong mahihigpitan. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin, isang desperada. Yes, ito rin talaga yung karamihan na nababasa ko sa isang babae. Halos lahat, hindi naman lahat ha, kundi karamihan is parang desperada na once na pumapasok sa isang relationship. Minsan, dito na lang pumapasok na ayaw nyong kumalas sa lalaki dahil sa mentalidad ninyo na baka wala na kayong mahanap or baka magiging o maging matanda kayong single or tatanda kayong single. Yes? And then yung iba pa dito is yung nagiging mindset ay dahil Kuya Kiko, matanda na ako, may edad na ako, and then still wala pa akong jowa, so kailangan kong madaliin. So doon kayo talaga nagkakamali utol, na which is mas lalo kayong nadadapa or madadapa pa. Hana, dahil minamadali ninyo. And then mas lalo pa kayong mabubulag. Na kahit ano na yung gagawin ng mga partner ninyong lalaki is still kakapit pa rin kayo. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mentalidad mo na ikaw ay takot na mag-isa ulit. So kaya dito na pumapasok na magiging desperada ka. So walain nyo ito utol ha, sa inyong mentalidad. Yung pagiging pagka-desperate. Kung ano yung meron, kailangan nyong tanggapin. Kung tumanda ka mang single, eh ano ngayon? Ha, ang importante dito is happy ka, maligaya ka, wala kang pinoproblema, nabubuhay ka sa mundo utol. Marami pang kaligayahan na nasa paligid mo lang na hindi mo pa napupuna. Okay? So yun nga utol ha, huwag kang maging desperada. So yun, and then ito, yung pangatlo natin is nagbibigay ng chance without any changes. Yes! Isa rin ito ha, na malaking pagkakamali din na nagagawa ng mga kababaihan. Ha? Na nagbibigay ng chance or na nagbibigay pa ng another chance sa mga partner nila na kahit alam naman nila na walang pagbabago. Yes? Yun po yung ibig kong sabihin dito. Yung pagiging pagkamarupok mo. Na kahit alam mo na nga na ganito siya, klaseng partner, is pinagbibigyan mo pa. Kaya nagiging paulit-ulit yung senaryo ninyo na palagi ka na lang din nasasaktan. Dahil still, ito pa rin yung tao na tinatanggap mo. So kapag sinasabi natin siya pa rin ito, it means siya pa rin talaga yung taong yan na makapagbibigay sa'yo ng pasakit sa ulo. Na kung ano yung nadarama mo sa past ninyo. Dahil for sure, kung ito pa rin yung tao na kinakasama mo, sa future utol,
na kung ano yung nararamdaman mo sa past at saka sa present, ito rin yung magre-replika sa future mo. So kung nahihirapan ka na sa ngayon pa lang, for sure, mahihirapan at saka mahihirapan ka pa sa future mo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is nagmamahal kahit hindi naman minamahal. Oh. Yes! Ito ha, most of it rin talaga sa mga kababaihan. Dito kayo nabubulagan na buong akala ninyo minsan is minamahal kayo ng mga lalaki or ng mga partner ninyo. Pero yung hindi ninyo alam is pinapaikot lang kayo. So, dito na rin minsan lumalabas na kayo mismo ay nagmamahal sa lalaki na kahit ramdam nyo naman na hindi na nag-e-effort, hindi na nag-e-invest yung lalaki is kayo pa itong todo bigay sa ngayon. So, doon pa lang siya nakikita mo na, which is nababaliktad na, na instead siya yung mag-e-invest, siya yung mag-e-effort na para hindi ka rin mawala is bumabaliktad na, ikaw na itong gumagawa ng ganito ngayon. So sa gawain na ito utol is maling-mali talaga. Kaya hindi mo nakikita kung ano ba talaga yung katotohanan. Kung mahal ka ba talaga or hindi ng lalaki. Na kahit alam mo na nga na parang binabaliwala ka na, nagpapakabulag ka, minamahal mo pa rin. So palagi ko rin itong binibigkas or sinasabi sa mga naka one-on-one coaching ko dyan na bakit mo mamahalin yung taong hindi ka naman minamahal? Yes, kasi karamihan na sinasagot ng babae is, "Uy, Kiko, dahil mahal ko talaga siya." So, kung titignan utol ha, minamahal mo yung ganitong klaseng tao, yung sinasaktan ka. So, yun po yung malaki ding pagkakamali ninyo. Na once na pumapasok kayo sa relationship, minamahal nyo pa rin yung lalaki or yung tao kahit hindi ka naman minamahal na. Okay? So yun. And then ito, yung panglima natin is mataas ang expectations. Yes, karamihan din talaga ng mga kababaihan is mataas yung expectations once na pumapasok sa isang relasyon. Ha, the more kasi na nag-e-expect ka utol, the more ka rin talagang masasaktan. Ha, na lalong-lalo na na ini-expect mo yung partner mo na ganito dapat yung gagawin niya. Na kailangan is papasok siya sa standards din na hinahanap-hanap mo. So the more na nag-e-expect ka at saka hindi niya ito mabibigay, mas lalo lang din talaga kayong mag-aaway. Mas lalo lang din gugulo yung relationship ninyo. So if I were you utol, once na pumasok ka sa isang relasyon, kung ano lang yung meron, dapat is makontento ka. Huwag kang mag-expect. And then, the more kasi na nag-e-expect ka, at the more lang din na parang pinapaikot mo yung mundo mo sa relationship. Dahil umaasa ka eh. Nag-e-expect ka. So, paulit-ulit ko rin itong pinapayo na once na pumapasok kayo sa isang relasyon, go with the flow. Haintindihin mo pa rin yung sarili mo. Kung may karelasyon ka, hayaan mo na nandyan lang siya. Huwag kang mag-expect ng sobra-sobra. So, yon. And then ito, yung pang-anim natin, isang nagmamahal ng sobra. Yes, ito ha, which is common na rin talaga na nangyayari. Na once na pumapasok yung babae sa relationship or kapag nahulog na yung loob ninyo is binibigay nyo na yung lahat-lahat. Nagmamahal kayo ng sobra-sobra. Na which is, ito rin talaga yung makapagpapadapa sa inyo or makapagpapadurog sa inyo. Dahil sa pagmamahal nyo ng sobra-sobra, dito kayo maaabuso ng lalaki utol or ng partner ninyo. So if I were you, kung ano lang din yung meron, yun lang yung ibibigay mo. Go with the flow ka. Huwag kang mag-initiate. Ha, dapat ikaw lang yung taga-interact, ikaw lang din yung taga-react kung ano yung pinapakita ng partner mo. Huwag mong pangunahan utol. Okay? So yun. And then ito, yung panghuli natin, which is very important din sa lahat-lahat. Ha, nakaramihan na ginagawa na mali, na ginagawa ng mga kababaihan, yung naghahabol. Yes. Ito mga utol ha, maling-mali rin talaga, mapababae, mapalalaki ito ha, pero karamihan din talaga, which is babae, yung palaging naghahabol. So dito rin natin ma-i-coconnect yung pagiging pagka-desperada mo. Once na ikaw ay desperada, maghahabol at saka maghahabol ka rin talaga. Yung tipong wala kang tiwala rin sa sarili mo, palagi ka na lang din magselos. Hana, alam mo kasi sa sarili mo na wala ka ng kakayahan na makahanap pa ng ibang lalaki na magmamahal pa sa'yo, na masigit pa sa pinapakita niya. So the more kasi na natatakot ka, the more lang din itong mararamdaman ng partner mo na mababa ka klaseng babae. So the more pa itong mag-aatras sa'yo.
The more na naghahabol ka, the more rin talaga itong kakalas rin sa'yo, utol. So sa lahat ng mga ipinagbibigkas ko dito, kailangan niyong iwasan ito, utol. Na kailangan bago kayo pumasok sa relationship, dapat is may alam ka. Ito dapat yung pagganahin, utol. Yung pag-iibigan is na pag-aaralan. Hindi yung kung ano lang yung nakasanayan mo is yun at yun na lang. The which is hindi mo alam ay yun din pala yung makakasira sa relasyon ninyo. Okay? So yun ang mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. And then ito, madali ang shoutout lang ha. Shoutout nga pala kay Mariflor Dican from Montindupa. Yes, maraming salamat. At saka sa kay Marivic Pernia from Kuwait. Yes, shoutout sa iyo madam. And then si Rosalie Pugal na which is palagi itong nanonood sa atin. Yes, maraming salamat madam. And then si Florence Ortegas Real from Singapore, which is from Cagayan Apari yata ito. Yes, maraming salamat sa iyo ma'am Florence. And then si Rose Alvar from Qatar. Yes, Rose Alvar from Qatar, shoutout sa iyo, maraming salamat din. And then syempre, shoutout na rin sa inyong lahat mga utol ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush!